Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ngayong araw na ito, isosolve natin itong tatlong problems na to na related sa direct proportion. So, by the way, ituturo ko ito sa wikang Filipino para mas lalo kong maipaliwanag ng maayos. So, kung gusto nyo matutunan kung paano isolve ang mga problems na ito, huwag kayong aalis at panoorin ang aking math tutorial video ngayong araw na ito. So, bago tayo magsimula, isulat muna natin yung formula para sa direct proportion. So, ito yung formula natin for direct proportion. So, we have here x sub 1 over y sub 1 is equal to x sub 2 over y sub 2. So, dito sa number 1, madali lang nating malalaman kung direct proportion siya kasi nga nakalagay yung keyword na directly proportional. So, alam natin agad na direct proportion siya. So, dito, we have here, okay, x is equal to 12 and y is equal to 144. So, i-assign lang natin kung alin yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, kung itong unang pair ng number, yung gagawin natin x sub 1, then y sub 1, ito naman yung gagawin natin x sub 2, y sub 2 dito sa kabila. Okay, so suppose this is our x sub 1. And this is our y sub 1. And then this one is x sub 2. And this one is y sub 2, yung ating unknown. Okay, ang gagawin lang natin is substitute natin siya doon sa formula. For x sub 1, we have 12. For y sub 1, we have 144. Okay, for x sub 2, we have 7. Okay, and then y sub 2 is our unknown. So, lalagay lang natin dyan y sub 2. Okay, susunod ang gagawin natin, i-apply lang natin yung cross product. Okay, kasi na yun na yung pinakamadaling paraan. Pero, yung proper way ay property of equality. So, cross product lang tayo para mas madali. So, y sub 2 times 12, we have 12 y sub 2. 144 times 7, we have 1,008. Okay, ang susunod natin gagawin, i-divide lang natin both side by 12. So, we have 12 y sub 2 over 12 is equal to 1,008 over 12. Okay, so 12 y sub 2 divided by 12 is y sub 2. And then 1,008 divided by 12, we have 84. Okay, so mag-proceed na tayo sa ating pangalawang halimbawa. A photograph of bacteria is enlarged 50,000 times, attains 5 cm. If the photograph is enlarged 20,000 only, what would be its enlarged length? So, dito hindi nakalagay kung siya ay direct proportion. So, kung mahahalo siya sa ibang problem, say, nahalo siya sa inverse and partitive proportion, paano natin siya madidistinguish? Okay, so simple lang po yung gagawin nating paraan para malaman natin. So, titingnan lang natin maigi yung given. So, dito kung mapapansin nyo, yung bacteria, pag in-enlarge siya ng 50,000 times, ang ma-attain niya 5 cm. So, kung bababa yung value ng pagkaka-enlarge sa kanya, say naging 20,000 na lang, sa tingin nyo, ano yung mangyayari dun sa bacteria or dun sa picture ng bacteria? Lalaki ba siya or liliit? Of course, liliit siya kasi in-enlarge lang siya ng 20,000 times. So, dito may papakita natin na habang lumiliit yung isang quantity, yung other quantity, liliit din. Okay, so ang gagawin lang natin, mag-a-assign tayo ng x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Actually, kahit ano yung gawin mong x sub 1 or y sub 1 dyan, or x sub 2 tsaka y sub 2. As long as, halimbawa, so kung itong 50,000 ang gagawin mong x sub 1, make sure na ang gagawin mong x sub 2 yung 20,000. Kasi sila yung, kumbaga parang same sila, okay? Okay, and then ito naman yung gagawin mong y sub 1. So ito naman, kung 1 tong isang quantity na to, dapat yung partner niya, okay, dapat 1 din, y sub 1. So, ano naman yung ating y sub 2? Kung wala kayong nakikitang y sub 2 dyan, isa lang ang ibig sabihin nun. Yun ang ating unknown. So, isa-substitute lang natin siya sa formula. So, 50,000 over 5. And then, equals, dito naman, 20,000 over
y sub 2. So, over y sub 2 kasi hindi natin alam kung ano yung y sub 2. So, i-apply lang natin yung cross product again. So, y sub 2 times 50,000. Of course, 50,000 y sub 2. Okay, so that is equal to 5 times 20,000. Obviously, that is 100,000. After nun, divide both sides by 50,000. Okay, so 50,000 y sub 2 divided by 50,000. So, we have y sub 2. And then 100,000 divided by 50,000, we have 2. So, y sub 2 is equal to 2. Ayan, so nangangahulugan lang nun na kapag yung bacteria, in-enlarge mo lang ng 20,000 times 2 centimeter. Yes, 2 centimeter yung kanyang magiging itsura sa picture. Next, for example, number 3, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? Okay, so simple lang po yung gagawin natin. Kailangan lang alamin mo kung direct proportion siya. So, basahin muna natin. So, ngayon, ang pinag-uusapan natin is yung layo ng matatakbo nung loaded truck depende dun sa oras. So, diba, kung hindi naman mababago yung bilis ng truck, hindi siya babagal o hindi siya magiging sobrang bilis, kung same lang, expect natin na mas matagal siyang tumatakbo, mas malayo yung mararating niya. So, kaya itong given number 3 ay direct proportion. So, ngayon, simple lang muna yung gagawin natin. Titingnan natin kung pareho siyang kilometer or pareho yung hours niya. Okay? So, dito, wala namang ka-partner na distance. So, kilometer. So, wala tayong gagawin. So, ito naman time. Isang minute, isang hour. So, mag-adjust tayo. It's either in 25 minutes yung gawin mong hours. Ito, or ito yung gagawin mong minutes. So, decide ka. Pero ako, I choose to transform this into minutes kasi para mas madali. So, yung 5 hours, okay, so sa isang oras, meron tayong 60 minutes. So, 60 times 5, we have 300, okay? So, we have 300 minutes. So, i-assign na lang natin kung ano yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, yung distance yung gawin natin, y sub 1. Okay, tapos, yung time yung gawin nating x sub 1. Okay? So, since yung time yung ginawa nating x sub 1 dito, ito magiging x sub 2. Okay, then substitute. So, we have here 25 over 14. Okay? So, yung kabilang ratio, we have since dito sa numerator yung time, dito, yung time din, okay? Sa numerator din. So, hindi po pwede yung mabaliktad, ano? So, ang unknown natin ay y sub 2. Siya yung nawawala. Okay, so perform cross product. So, y sub 2 times 25, we have 25 y sub 2. Equals 14 times 300, we have 4,200. Okay, divide both sides by 25. We have 168. So, yung unknown natin is yung distance. So, ibig sabihin, this is 168. Kilometers. So, ang ibig sabihin, kung tatakbo ng 5 hours or 300 minutes yung loaded truck sa same rate, ang matatakbo niya na distance is 168 kilometers. Salamat sa panonood ng aking match tutorial video. Sana marami kayong natutunan sa video natin na to. Huwag kalimutang isubscribe si Teacher Weng sa kanyang YouTube channel and pakiclick na rin yung thumbs up kung nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, bye!